May caller tayo. Nasa linya si Hermie of Cavite. Hello, Hermie. Good afternoon. Ma'am, good afternoon po. Sige pa, ano po? Ma'am, tatanong lang po ako pa, attorney. Attorney, kasi dun po sa lupa po na sinatitirikan po ng bahay namin, kaming magkakapatid po ay nandun po yung mga bahay namin, kanya-kanyang bahay. Yung lupang yun ay ari-arian po ng aming magulang. Okay. Ngayon po si tatay buhay pa po. Okay. Ngayon po yung isa naming kapatid, patay na po siya pero may asawa pero walang anak. Kasal okay. po sila. Alright. So, attorney, may karapatan po ba yung aming ano? Yung asawa ng kapatid namin na matay doon. Okay, okay, ganito yan ha. Okay, unahin natin ha. Unahin natin. Si nanay at si tatay, bumili sila ng lupa. Tama? Opo. So binili nila yung lupa habang sila ay kasal. Therefore, conjugal yung property. Okay. Ngayon, si nanay, si tatay, ilan ang anak nila? Ilan kayo magkakapatid? Siyam po kami. Pero yung limang kapatid po namin, may kanya-kanya na silang ibinigay na po ni tatay. Pero yung isang lupa yung medyo malaki, kami pong lima po yung nandun din po. O sige, so ibig sabihin, meron nang nabigay sila tatay dun sa iba pang ibang mga anak at may nabigay sila yung mga magulang mo dun sa iba. Tama? Opo, opo. Okay, ngayon, ang sinasabi mo ngayon, yung isa, ano yung isa? Patay na po si ate. Tapos kasal po sila ng kasawa niya. Okay, ganito. Sandali lang. Iniisa-isa natin para maintindihan nyo. Ano po ha? So, okay. Ngayon, nung namatay si tatay, yung sinasabi mong kapatid, kasal na siya? Opo, opo. O be, asawa na siya? Ano po? Okay, di ba madami kayong magkakapatid, di ba? Itong opo. Sinasabi mong tinatanong mo na may asawa, kung may karapatan yung asawa, ang una kong tanong sa iyo, nung namatay si tatay, patay na ba si tatay? Buhay pa po. Siya yung buhay pa. Nung namatay si nanay, may asawa na ba itong kapatid mo? Wala pa po. Wala pa. Opo. Okay, so wala pa. So, opo. Pagkatapos mamatay si nanay, tsaka lang siya nag-asawa. Tama? Opo. Opo. Okay, so ibig sabihin, nung namatay si nanay, single pa si opo. Kapatid mo. Tama? Opo. So, nung namatay si nanay, doon talaga nagmanahan ang parte ni nanay doon sa conjugal, sa inyong mga magkakapatid, kasama na yung kapatid na yon. Siya lang ang nagmana. Kanya na yon. At least may parte siya doon. Okay, naintindihan mo, Hermie? Ngayon, pagkatapos, namatay ba ang kapatid mo? Opo, namatay na po. Namatay ang kapatid mo. So doon dapat sa mamana ng kapatid mo, doon sa namana na ng kapatid mo, legal spouse ito. Ang legal spouse, merong interest o tagapagmana ng isang namatay na tao. Yes. So in that sense, maaari meron. So summarize natin ha. Summarize natin, Hermie ha. Okay. So, si nanay at si tatay bumili ng lupa. Madami kayong mga magkakapatid. Okay? Ngayon, si nanay namatay. Oras na namatay si nanay, ang parte ng lupa o kalupaan na pag-aari ng inyong magulang pupunta na kay kapatid mo at sa inyo. Nakukuha mo ko? Apo, apo. At nung araw na yon, single si kapatid mo. So, sa kanya lang iyon. Yes. So, kaya lang, nung namatay si after mamatay si nanay, nagpakasal si kapatid. Nung nagpakasal si kapatid, ari-arian na ni kapatid yung share niya at least. Yes. May siguro 1/9 o 1/10 o 1/2, depende. Doon sa 1, let's say, sabihin na natin 1/9. Doon sa 1/9, nung namatay si kapatid, syempre, may share si legal spouse. Doon lang sa maliit na share na yon. Okay? Okay, Hermie? Naintindihan mo, Hermie? Papa. Okay. Sige, thank you for calling. May share po siya doon sa lupa. Doon sa maliit na share. Na parte niya. Oo. Kaya kung 1/9 kayo at lahat ay magmamana, ito lang ha, ito lang sinasabi ko. Let's say, sabi niyo, lima kayo magkakapatid, di ba? O kung hatiin yan sa siyam, okay, isa't siyam. 1/9. Doon sa 1/9 na dapat pumunta. Doon sa 1/9 na pumunta na
sa kapatid mong namatay na, merong share yung legal spouse. Ngayon, since buhay pa si tatay, maghahati doon si legal spouse at si tatay. Si tatay. Okay? Okay. Kasi wala silang anak eh. Kasi sir, ano, masama lang pulog namin kasi wala pang isang taon yung kapatid namin nag-asawa na, nandun na yung asawa niya. Hmm. Oh. Ah! Inoccupy na? Opo. Ah, teka, yan siguro pwede mong ibig sabihin questionin yan kasi wala pa talagang may alam kung ano ang parte doon sa nama na kasi hindi nyo pa nahati-hati eh. Mm-mm. Pero that's another pa po kinatatanan. Oh, yun nga, that's another issue. Pero in a way, meron siyang interest dun sa 1/9 na yon. Pero dapat malaman kung saan nga nakapuesto yung 1/9 na yon. Yun ang susunod yung magiging issue. Okay, Ermi. Thank you. Thank you po, attorney. Okay.